co-stars ni Herlene Budol, nagrereklamo umano sa mga aberya sa taping ng Magandang Dilag. Matagal-tagal na rin naming naririnig ang reklamo ng ilang co-stars ni Herlene Budol sa Magandang Dilag dahil hindi umano nasusunod ang regular schedule ng taping at napapack up. Ang ilan daw sa dahilan ng pagka-pack up ay ang mga natatanggap na raket ni Herlene. Anay raw ang tanggap ng mga raket ng manager ni Herlene na si Wilbert Tolentino, co-managed si Herlene sa Sparky ng GMA Artist Center, pero wala umano silang magawa sa mga tinatanggap na raket ni Wilbert, mga personal appearance out of town, mga Santa Cruzan, ribbon cutting, at kung anik-anik. Minsan daw, pagdating sa taping ng Magandang Dilag ay naiiyak na lang si Herlene sa sobrang pagod. Hindi naman daw siya makaangal sa mga raket na natatanggap ni Wilbert. Dahil dito, nagkukumahog na raw ang mga taga-Magandang Dilag na matapos na ang taping ng buong season ng bagong drama series na ito para magawa na ni Herlene ang ibang raket at mapaghandaan na ito ang pagsali niya sa Miss Grand Philippines 23. Gusto na rin daw ng production staff na makapag-move on sa mga susunod na project na gagawin. At ganun na rin sa co-stars ni Herlene. Sinubukan naming i-text si Wilbert Tolentino para sagutin ang kwentong nasagap namin, pero hindi pa siya sumasagot. Naway maging masigasig si Herlene Budol, akahipon girl, sa promo ng unang TV show na bida siya. Wala na sanang mga aberya, naway maging maganda ang ratings ng Magandang Dilag, para worth it ang pag-a-adjust ng staff at co-stars kay Herlene. Naghangad ng kagitna, sansalop ang nawala, kasabihan ng matatanda, naway i-prioritize ng team ni Herlene ang dapat nilang pahalagahan bago mahuli ang lahat. Nagsalita na ang mga institusyon sa ating industriya, kailangang igalang at sundin ang magandang payo ng mga nakatatanda, Herlene. Dahil kung hindi, nasa huli ang pagsisisi, sana talaga ay may napakagandang magaganap sa kabila ng paghihirap ng lahat na nga nasa produksyon ng palabas na Magandang Dilag. Sana talaga.